Mukhang hindi napigilan ni R.R. Enriquez ang makisawsaw sa kontrobersyang kinasasangkutan ni na Paolo Contis at Yen Santos. Matatandaan na kamakailan ay naglabas ng statement ang aktor upang linawin ang sarili ukol sa iba't ibang isyu na ibinabato sa kanya. Kabilang na nga ang di umano'y third party raw na si Yen Santos. Inamin naman ni Paolo na nagkamali at naging gago siya sa 6 na taong relasyon nila ni LJ Reyes. Ngunit pinabulaanan ni Paolo ang isyu ukol kay Yen at sinabing hindi ito ang dahilan ng hiwalayan nila ni LJ at inimbitahan lang niya ito as a friend. Bumilib si RR sa aktor nang aminin ito ang pagkakamali dahil para sa kanya, hindi madali ang umamin sa kasalanan na nagawa lalo na in public. Pero kwenestyon nito ang pahayag ng aktor na inimbita lang niya si Yen sa Baguio as a friend. Tulad ng ibang netizens, hindi raw siya kumbinsido na kaibigan lang ang turing ni Paolo kay Yen. Napahanga ako ni Paolo noong inako niya yung mga mali niya. Hindi lahat ng lalaki umaamin ng mali, lalo na in public. Kaso sumablay lang sa number 4. Bigla tuloy ako napaisip if sincere ang pag-ako niya. Kasi hindi pa tinodo, saad ni RR. Ang masasabi ko lang sa number 4, don't ask. Kaming mga babae hindi sumasama sa lalaki mag-isa as a friend lalo na ang layo ng biyabiyahin. At hindi din naman kami basta-basta umaangkla sa lalaking kasama namin if hindi namin gusto or karelasyon. Dagdag pa niya. Ang number 4 na sinasabi ni RR ay ang pahayag ni Paolo ukol sa pagpunta sa Baguio. When LJ left for the States with the kids, I went to Baguio for 3 days dahil ayaw ko sa Manila at gusto kong makapag-isip-isip. Naging insensitive ako about the possible effects nung issue and I invited Yen for a day para may makausap since malapit lang siya sa North din. She went there as a friend. Hindi ko naisip na madadamay siya ng ganito. I'm sorry for this, pahayag ni Paolo. Sa kabila ng pakikisawsaw ay naging seryoso naman si RR sa post. Lahat tayo nagkakamali, nananabang sa partner natin na akala natin noong una sila na talaga ang the one para sa atin. Kapag niloko o iniwan ka ng jowa mo, palagi mo tatandaan na sinisave ka lang ni God sa mga pwede pang worst na gawin ng partner mo. Save pa ng dalaga. Huwag rin daw mag-feeling ang iba na sobrang linis at tumingin rin sa salamin dahil paniguradong may nagawa rin kasalanan ang iba, hindi man mambabae o manlalaki, pero for sure ay nagkasala rin ito. Sa huli naman ay nagbiro ito at sinabing, ang pakikisawsaw ay hango sa tunay na istorya, patnubay ng magulang ang kailangan.